Isso'y nabuhay na naik sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Lalo na sa maraming beses na tayo ay hindi naniwala sa presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Isa sa tatlong persona ng iisang Diyos sa tatlong persona. Sa iisang Diyos sa tatlong persona, ang Anak, ang Ama at ang Espiritu Santo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng sa bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa.
Nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas. Anupat nayanig ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay ng bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at angkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nina Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang mga bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon'y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paririto sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahutulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahutulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ewan ko kung naging bahagi na ng inyong karanasan po ito. Yung kung tawagin ay separation anxiety. Ano ba yung separation anxiety? Kung natatandaan ninyo, nung ihatid ninyo sa unang pagkakataon ng inyong apo o inyong anak sa eskwelahan, nung siya ay kauna-unahang mag-aaral, di ba nagligalig at ayaw bumitaw sa inyo? Ano ho? Yan ang tawag dyan ay separation anxiety. O kung kayo ay nag-a-abroad, o kung kayo ay magtatrabaho, at maiiwan ang inyong anak o ang inyong apo, ayaw magbitaw, ayaw bumitaw sa inyo. Ano ho? At iyak ng iyak dahil ayaw niya nang maiiwan. Ano ho? Ang tawag dyan ay separation anxiety. At yan ay karanasan natin bilang tao. Kapag ka merong napamahal sa atin, kapag ka merong napalapit sa atin at sila'y mapapalayo sa atin because of our non-assurance of our love and care for them, nalulungkot sila o nalulungkot tayo dahil hindi tayo sigurado at hindi tayo kumbinsido na sila'y mananatiling nandyan to assure us o to assure them of our love and care for them. At yung separation anxiety na yan, sepunks kung tawagin ng bagong henerasyon, ay karanasan nating lahat, lalo na daw po ng mga maraming kabataan ngayon. Merong kahit sa pets, sa aso, pag namatay ang alagang aso, pag namatay yung alagang pusa, o pag namatay ang halamang inaalagaan sa matagal na panahon, na naging security na rin ng kanyang pagkatao or emotional security, nakakaroon ng depression because of that experience of separation anxiety. Mga kapatid, kahit po ang mga apostoles may ganyan din. Nung nagpapaalam na ang ating Panginoong Jesus, nung nagpapaalam na siya para bumalik sa Ama, natigib ng lungkot at takot ang mga apostoles, ang tagasunod, 12 tagasunod ng ating Panginoong Jesus, because of separation anxiety. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Huwag kayong malungkot, sapagkat pag-alis ko, meron akong isusugo na siyang magpapalakas at magpapabanal sa inyo. At yan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sa pag-aaral po ng tungkol sa banal na santatlo, yung iisang Diyos sa tatlong persona, meron pong ini-attribute sa kanya-kanyang persona. Ang Diyos Ama ay para sa tinatawag na creation. Ang Diyos Anak para sa tinatawag na salvation or redemption. At ang banal na Espiritu
ay para doon sa tinatawag na sanctification. Bagamat iisa silang Diyos, lahat ng ito ay bahagi sila sa gawaing ito, sa paglikha, sa pagtubo sa atin at sa pagpapabanal. Ngayong panahon na ito, after na mailuklok ang ating Panginoong Jesus bilang hari, ang pagpapakabanal ay ini-attribute sa banal na Espiritu. Kaya hindi tayo dapat mag-alala at malungkot sa tuwing tayo ay manghihina at sa tuwing tayo ay hindi tayo dapat mawalan ng loob sa tuwing tayo ay babagsak sa kasalanan sapagkat nandiyan ang banal na Espiritu para igabay tayo pabalik sa Diyos. Tama na dapat natin itong pagsisihan. Tama na dapat tayong magbalik loob. Tama na dapat tayong humingi ng tawad. Pero huwag nating kakalimutan na hingin ang gabay ng banal na Espiritu, lalo na sa oras na tayo ay tigib ng lungkot, tigib ng pagdurusa, tigib ng paghihirap. Sapagkat madalas, dyan tayo tinutukso. Dyan tayo sa mga pagkakataon na yan, bumabagsak. At bumibigay sa kahinaan at sa kasalanan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang paghihirap na dinanas ni San Pablo at ng kanyang mga kasama. Dahil lamang sa kanilang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pero ano ang nagpalakas sa kanila sa gitna ng karanasang ito? Bukod sa kanilang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu ang nagpatatag at nagpalakas sa kanila upang kayanin hanggang sa pagtitiis, sa paghihirap, bunga ng kanilang pananampalataya. Sa huling hibla ng buhay ni San Pablo at ng mga apostol na naging martir sa pananampalataya, they were strengthened by the Holy Spirit at nanatiling tapat sa ating Panginoong Jesus sa kanyang turo at aral dahil sa banal na Espiritu. Mga kapatid, ngayong umagang ito, baka tayo ay nanghihina na ang loob, baka tayo ay nawawala na ng pananampalataya, baka tayo ay nabubuhay na sa kasalanan at nananatili na doon at ayaw nang magbalik loob dahil nawala na tayo ng pananampalataya. Pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos ngayong umagang ito at araw-araw upang tawagin ang banal na Espiritu at tayo'y palakasin at muling pagtibayin ang ating pananampalataya at makabalik sa Diyos upang mabuhay bilang kanyang tagasunod, bilang mga binyagan. Sa oras ng ating mga paghihirap, manawagan tayo sa banal na Espiritu para palakasin ang ating loob at huwag tayong manghina sa mga dagok na dumarating sa ating buhay. Sa mga oras na tayo ay tigib ng saya, dahil sa tagumpay na nakakamit natin sa buhay, tawagin din natin ang banal na Espiritu upang tayo huwag maaliw sa ganitong karanasan at matutong maging mahinahon sa mga bagay, lalo na sa oras na tayo ay tagumpay para hindi tayo makalimot na ang tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi lamang nagsasaya sa bawat tagumpay, kundi nagiging matatag din sa bawat hampas at unos ng buhay na bahagi ng ating pagpapakabanal. Sana maging bahagi ng consciousness natin ang pagtawag sa banal na Espiritu upang tayo'y pabanalin at palakasin katulad ng ginawa niya sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Katulad ng ginagawa niya araw-araw sa atin upang tayo ay maging tapat na mga alagad ng Diyos.
Ngayong umagang ito, huwag tayong manghina ang loob. Tawagin natin ang banal na Espiritu sa oras ng ating kahinaan, sa oras ng ating kagipitan, sa oras na tayo ay nawawala na ng pag-asa upang palakasin ang ating loob at manatiling tapat katulad ng mga apostoles sa ating Panginoong Jesus na siyang nag-aanyaya sa atin upang siya ay sundan bilang mga binyagan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming ati, alay na ito ang pinapala nagmula sa pagpapala mo at tanggapin magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, kayang lumuhod e manatiling nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tapos mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. We can yoy halina lumapit sa akin kayong mga
mga napapagalaking pag-ibig. Hawahin bigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-agani. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana, at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria, ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na Sabado, May 20, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya. May prosesyon sa ikalima ng umaga. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng puting panyo at kandila. Ika-anim, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod.
Free legal consultation sa May 20 sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ika-apat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Free adult baptism sa May 22 sa ganap na ika-apat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan na sa opisina para sa mga detalye at operation pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ika-1 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ikapito, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay may sinasagawang car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan at sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Panoorin po natin ang video na to. Amen. Ito po ay hanggang ika-20 lamang ng Mayo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Haleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating ari at manunubos.